Ibig niyo po bang sabihin, yung mga pulis po na minsan gumagawa ng biyan doon sa dapat nilang tungkulin na gawin ay dahil sila rin ay involved sa droga? Correct. Correct. Alam mo kasi, ang pulis, hindi niyang papatay lang upas kisino lang diyang civilian. Bakit sila maghanap ng sakit ng ulo? Kaya yung mga pulis na nandyan sa itong mga pulis ngayon kikinig na sa atin, mabutit alam nila. Kayong mga pulis na sa droga, sa sindikato, kayo ang dapat talagang... Kaya, maswerte kayo ka. Kaya bigyan pa ako ng pagkakataon maging presidente, uubusin ko talaga kayo. Thank you, Mr. President. Look, ganito kasi, you know, pag hindi po kasi ginawa yung ginawa ko na dabaw, isasakripisyo ko yung mga bata at isasakripisyo ko yung mga tao and yung pag-progress ng sudan. If I allow the criminals noon, kidnapping dito, kidnapping doon, druga dito, druga noon, magulo ang syudad. Yun ang sitwasyon. Nung pumasok ako ng mayor, nag-warning ako. At ang warning ko talaga ganito, wag mong gawin yan kasi papatayin kita. So, ang Davao ngayon, maganda na. Tapos naman sila lahat. Napatay naman. Wala naman siguro marigdag. Kung may gusto, de, sige. Alam mo, it's a matter of it. Yung karakter iyo yan. Yung karakter ko akin. Yung views mo sa buhay, iyo yan. Yung views ko sa buhay yan. Yung political agenda mo, iyo yan. Meron akong political agenda. Kanya-kanya tayong filosofiya magtingin sa buhay. Kaya, na-timingan mo lang na kung ako ganito ang utak ko, yung masasamang tao, pasensya. But foremost is really, I protect the innocent at saka yung taong bayan. Mr. President. Thank you, Mr. President. Nabanggit mo kanina na Metro Manila mayors and then siguro mga highly urbanized cities yan. I'm sure in the other places of the country na highly urbanized cities na involved sa droga. When you were president, sabi yung disciplinary action pwedeng ma-initiate sa office mo. So, did we use the disciplinary provisions in the local government code to discipline the mayors of the highly urbanized cities under the office of the mayor? Mahirap, sir. Mahirap talaga, sir, because una, matatakot talaga ang mayor. Especially dito sa Maynila. Puro sindikato dito. Kasali na ang pulis, sundalo, kriminal. Ang problema dito sa Maynila, sir, hindi mo malaman kung sino ang kalaban mo. Baka sabihin mo lang criminal sindikato, hindi mo alam pati pulis. Yung mga pulis, alam nila yan. Ito mga pulis na dito, yung mga pulis, alam nila yan. Na may mga tao sila na ganun. Ang problema, hindi nila basta-basta mapaalis. Siguro, i-isolate nila yan. Assign nila ng... duty na medyo mapalayo, but they can only do so much. Pero paglabas ng opisina yan, sir, may barrel, may authority, and they come into contact with criminals. Yun ang problema ng bayan. Mr. President, did we use the disciplinary power or authority of the office of the president over this highly urbanized city local government officials during your term, six years? Did you use it? Mahirap, sir, yung kung mayor. Yes, mayor. Against a mayor. Mahirap because
yung word na due process, sir, yun talaga ang I am not trying to belittle the democratic principles of our country. Pero yung due process, sir, yun ang pinakamahirap. Pagka pinailan mo ng kaso due process, it will take years. At kung may abogado yan, sir, matapos na lang ang termino ng animal, wala mangyari. Kaya, may ay, hindi naman ako nagyayabang. Lahat naman tayo may init sa ulo eh. Pero, pag mayor ka, sabihin mo, si Mayor Duterte, ilang termino na yan, love siya ng tao. Sinasabi, hindi ko kailangan ang love ninyo. You just obey the law. Huwag na yung love ninyo, hindi ko kailangan yan. Marami akong love sa labas. Nagla-love. Ang problema dito, sir, is when you are a mayor, dito na lang tayo sa mayor, pag hindi takot ang tao sa iyo, kung sabihin mo lang, huwag yan kasi po respeto si Mayor. Respect is not enough. Dito sa Pilipinas, kung sabihin mo, huwag natin gawin yan po respeto kay Mayor. Ibang klaseng tao yan, sir. Medyo yung mga lasing-lasing siguro, paputok-putok, yung malasing, bang-bang-bang. Huwag mong gawin yan kasi nakakaya kay Mayor. Pero iba yung criminal, sir. Yung mga criminal, hindi yan. Thank you, Mr. President. Can I take advantage of the presence of the CHI Chairman, Attorney Palpalato? And thank you for attending us. Very short notice, umaga lang namin siya naimbita. Can you tell us briefly, anong ginagawa ng CHR? Kasi mayroong unfinished business ang former chairman ninyo. Kanina sinabi niya, ni Senator Laila De Lima. Can you tell us briefly what are you doing on the complaints or grievances against the Philippine War on illegal drugs? And maybe, siyempre, I'm sure mahaluan mo ng konting overlaps EJK dyan. Yes, go ahead, Chairman. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon po. Regarding po dun sa DDS investigation conducted by then Chairperson Laila De Lima, yun po ay natapos ng 4th Commission under Chairperson Eta Rosales. Katulad po na nabanggit ni Madam Chair, nagkaroon po ng endorsement sa Ombudsman for the determination of filing of administrative and criminal cases. Regarding the drug war, yun pong 5th Commission under the then Chairperson Chito Gascon conducted the investigations on killings in relation to the drug war. Meron pong nailabas na report during that time. Ito po yung report on investigated killings in relation to the anti-illegal drug campaign. Nailabas po ito noong April 2022. Subalit, ito pong report na ito is not on the determination on accountability. It's more on policy recommendations to different agencies of the government. Pero tinignan po kung meron mong paglabag sa karapatang pantao. And ang conclusion po dun sa report na yun is there is a violation of human rights, particularly right to life. And it's the failure of the state to address the problem. Wala pong dun sa report pong yun, wala akong determination kung sino accountable. That's why ito kong aming commission ngayon, the 6th Commission, formed a task force para kong tignan ulit yung mga kasong iniimbestigahan ng commission and to determine ang accountability na ba. Kung sino kung yung dapat managot doon sa mga pagpatay. So ang naging problema ko kasi ng commission dito ay yung pong mga kapulisan, they refuse cooperation with the Commission on Human Rights. Ayaw po nilang bigyan ng dokumento ang komisyon. At dahil dito, naging problema ng
komisyon ng pag-conduct ng investigation, hindi mo namin matapos. And sa ngayon, because of these congressional inquiries, umaasa ko kami na makakakuha kami ng bagong ebidensya at finally, ma-close po namin itong investigation na ito. Mr. Chairman, if I just clarify, so work closely with us kung ganun. And then, bigyan nyo kami ng inputs. Ano yung mga information na gusto ninyo palang makalap namin? Mr. Chairman, yes, Your Honor. Ang isa pong, pinaka-importante po siguro sa amin in relation to our investigation, yun pong directive from the Philippine National Police preventing the sharing of information to the Commission on Human Rights on the basis of Executive Order Number 2, yun pong exceptions. Dated what? EO Number 2 dated para ma-situate natin kailan inisyu yan. It was issued during the time of former President Duterte. Kaya anong month yan? Basta 2016 to 2022 yan, EO Number 2. Yes, go ahead. So yun po yung naging problema eh. Kasi yung police po, nung nag-iimbestiga ang komisyon, pumupunta ko sa different police stations kung saan mayroong nangyaring pagpatay. At humihingi kami ng mga investigation reports, spot reports, kung anong mga ebidensya available sa police. Hindi ko sila nagbibigay. At iba-iba yung dahilan. Isa yung dahilan yung EO2. At ang iba pong dahilan, meron yung direktiba coming from the leadership of the PNP na pinagbabawalan makipag-ugnayan ang Commission on Human Rights, kasama ko yung mga NGOs or human rights workers. Ano lang ang documentation ng direktiba from the leadership of the PNP? Anong documentation? Meron yung sinasite na memorandum from the PNP. What is it? Can you identify the memorandum? Sir, may I be allowed? Hindi na siguro ako. Chairman, you will continue. You will continue. We'll just allow the President to interject. Mabuti yes, itong napag-usapan na rin natin ang puro tayo Pilipino, sir. Pilipinas po. Dumaan ako, mayor, congressman, may presidente ako. So, more or less, medyo kapa ko yung ano. But let me start by saying that talagang hardliner ako. Because siguro sa disiplina rin ng bata pa kami, yung nanay ko na, pag nagkasala ka na, talagang limang oras ka dyan sa altar na kaganoon. So, yung ano namin, kanya-kanya tayo ano yan. Nung na mayor ako, gusto ko yung tama lang. At gusto ko protektahan yung pamilya ko, the city of Davao, yung mga tao, na huwag mong saktan. Kaya yung mga criminal na nag-warning na ito, tapos they persisted lalo na sa droga. Alam mo, sir, Yes, Mr. Chair, in the interest of time, with all due respect, pwede po bang matanong yung follow-up question sa CHR? Sige, I'm asking Mr. Chair. Sige, ako, ma'am. Yeah, Mr. President, sige, thank you for the input. Sige, can we continue? Can the chair talk to the senator? Can the resource person not point his finger at a member of the committee? Okay. Mr. President, wala ka naman sa mood to answer questions. We cannot excuse you. Kung sabihin ko, I will take full responsibility, magdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin yan. Well, Mr. Chair, and if the resource person could keep his volume and pitch to a normal level. Mr. Chair, try to pin me down on it. Mr. Chair, you are pinned down by your own statements of October. You have to pin me down, Mr. Chair. I'm not trying to pin you down. The exchanges are no longer productive. Do not pin me down on semantics. Sabi nyo rin po kanina, you take full legal responsibility for the consequences of the drug war. Yes. Kanina rin, papo, yes. Kanina rin sabi nyo, maraming mali. No? So, halimbawa, si Kian de los Santos, menor de edad, hindi armado, nagmamakaawa,
pero pinatay ng mga pulis sa drug war. Do you take responsibility for the death of Kian de los Santos? The criminal act. The death. You take responsibility for his death. Walang maniwala na abogado sa akin yan. Hindi po, sir. Hindi po abogado. Nandito pa lang tayo sa Senado. I was referring to the policy na ginawa ko para sa mga polis. Yes, sir. At nagbunga yung polisiya. I take full responsibility. Yes. What about yung bunga ng polisiya na libo-libong namatay kasama si Kian de los Santos? Do you also take full responsibility for that? Because in October 2020, na-quote po kayo na sinabi nyo, if there's killing there, I'm saying I'm the one. You can hold me responsible for anything, any death that has occurred in the execution of the drug war. Noong October ulit, 2020, October 21, noong 2021 naman, in a Reuters interview, kinwote kayo na sinabing, if there is any person who is going to prison, it would be me. I assume full responsibility. So, do you assume responsibility for the death of Kian de los Santos? No. No. How about si Carl Alcino? Alam mo, ma'am, before you rumble on those communities. No. I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific yung mga tanong ko. Specific ang law. Guilt is personal. Tanong ko muna ng abogado. Okay lang po. Kaya-kaya kong magtanong sa abogado. Sige, itanong ko muna before we proceed. No. I have prepared these questions with my officers. It's personal. Yes, it's very personal. Hindi so, po pwedeng ipasa sa iba yan. No. Hindi po ito pagpasa. Iniimbestiga po ng Blue Ribbon yung war on drugs at yung naging bunga na extrajudicial killings dyan. And I am basing my question dun sa mga sinabi ninyo repeatedly. Parang tuwing Oktubre nga, sinasabi nyo na you will take responsibility. Correct. So, yes. So, now let me ask you about Carl Anthony Nunez, 20 years old. Walang nahanap na droga o baril sa katawan niya. Sabi nga ng investigador, mistaken identity. Do you take responsibility for his death? You know, ma'am, ask for a recess of it's all right, Mr. Chase. Yes. Hearing suspended. Mr. Chair, ang tanong ko po ay, if you take responsibility, as you said in October 2020, as you said in October 2021 about assuming responsibility for the war on drugs, do you take responsibility for the death of Carl Anthony Nunez, Mr. Chair? Alam mo, yung policy, ma'am, hindi mo nakuha yung ano yung policy ng presidente. Nakuha ko po policy, Mr. Chair. I was talking about the policy. I take full responsibility yung sinabi ko na war on drugs. You said, pero sir, you can hold me responsible for any specific crime. Yes, sir. You spoke about specific crimes. Kung sabihin ko, I will take full responsibility, magdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin yan. Well, Mr. Chair, and if the resource person could keep his volume and pitch to a normal Chair, level. To pin me down on Mr. Chair, you are pinned down by your own statements of October. You have to pin me down, Lord. I'm not trying to pin you down. Exchanges are no longer productive. Mr. Chair, do not pin me down on semantics. Okay. Kalaban. Thank you.
Thank you.